Kumusta po kayo kaibigan? Welcome back po dito sa ating YouTube channel. Tatalakayin po natin ngayon kung paano ko nga ba pinalago ang 50,000 pesos ko na magiging 11 million. Ipapasilip ko sa inyo ngayon ang laman ng aking wallet sa isa kong Binance account. Para ganahan kayo at magka-interest na mag-invest sa cryptocurrency. Ito na po ang laman ng aking P2P wallet. At ito naman ang sa aking Overview wallet. Paano nga ba lumago ng ganyan kalaki ang aking 50,000 pesos? Ganito kasi, bumili kasi ako noon ng Ethereum. Nakabili ako ng Ethereum 5 years ago sa halagang mahigit 300 lang ang isa. Nabili ko siya noong December ng taong 2016. Nakabili ako noon ng 151 na piraso ng Ethereum sa halagang 50,000 pesos. Hindi ko inakala na unti-unting tumaas ang halaga nito, hanggang naging 79,778 peso na ngayon. Meron kasing naka-advise sa akin noon na aking mentor na hayaan ko lang daw ito sa loob ng 5 taon. Kasi tataas daw ito ng tataas si Ethereum in the future. At tama nga siya, alam nyo ba na milyonaryo na ngayon ang aking mentor? Sobrang yaman na niya dahil lang sa pag-invest sa cryptocurrency. Nang dahil sa kanya ay na-experience ko ngayon ang makahawak man lang ng milyones na halaga. E-compute natin ang 50,000 ko na binili ko ng Ethereum sa halagang 331. Nakabili po ako ng 151 na piraso ng Ethereum noong taong 2016. E-multiply lang po natin ito sa halaga ng Ethereum ngayon. Ito na ngayon ang inabot ng aking 50,000 sa loob lang ng 5 taon na pag-invest sa cryptocurrency na si Ethereum. Ganyan lang po kabilis lumago ang pera nyo dito sa cryptocurrency. Depende din po yan sa discipline ninyo. Kung paano nyo i-handle ang sitwasyon. Dapat kung papasok ka kasi sa crypto trading ay meron kang mataas na pasensya at disiplina sa sarili. At dapat may goal ka kung ilang years nyo ba ito i-hold. Meron kasing iba na 40 tumaas ng ilang percent ay bibitawan na nila ito at i-sell. Okay naman din pag ganyan diskarte kung gusto nyo short-term investment lang. Sa akin kasi long-term ang target ko. Kaya umabot siya ng ganyan kalaki. At meron namang iba nagpapanik dahil bumaba ang investment nila. Which is normal naman yan sa market kasi akyat baba ang market. Yung iba nag-cut loss na agad. Kaya hindi sila profitable investor. Kaya hanggat maaga pa mag-invest na po kayo sa cryptocurrency. Kasi meron po talagang pera sa cryptocurrency. Basta sundin nyo lang ang mga advice ko. At huwag din kalimutan manalangin lagi. Kasi number one guide talaga natin si Lord. Ngayon, kulang ba ang pera mo pang invest? Panoorin mo itong video ko na ito kung saan kahit 20 pesos mo ay pwedeng-pwede na pang invest. Ilalagay ko na lang sa description sa baba ang link ng video. At dapat na marunong kayo maghintay para maabot mo ang goal mo na makahawak ng milyon in the future. Sana ay nagustuhan niyo po ang topic natin ngayon. At huwag niyo naman sanang kalimutan pindutin ang subscribe button at notification bell para updated kayo sa next nating mga videos. At para isa kayo sa mabibigyan ko ng giveaways. Kung ano ang ibibigay ko, malalaman niyo yan in the future. Kaya need talaga ng discipline at pasensya. May pasabog ako soon. Salamat.